morning mga katropa, siya naman vlog ko itong gagawin ko. Ito po ay ito mag-re-repair ako ng air cooler galing sa kaibigan ko na masira yung air cooler niya. Pagdi nila dito, wala akong trabaho kaya tambay muna tayo sa UAE. Ngayon, itong gagawin ko itong air cooler na to. Bali, ang problema po na ito, napasa yung kanyang board. Sira. Kaya ngayon, ang binabana ko na lang, kasi nga electronic siya, ay i-convert ko siya sa manual. Ang mga kailangan kong gamitin dito ay unang muna itong multimeter. Multimeter. Makuha ng resistance ng kanyang motor. Tapos, itong pen grinder. Natabasin ko yung kanyang sa switch para maligyan ko ng manual. Natula itong panghinak. Hinangin natin po yung kanyang mga wire para hindi siya mag-loose. Napaklas ko na po ito kagabi. Bali, ang gagawin ko na lang ngayon ay pupuksan ko sa uli at iwawiringan ko na. Ito po siya. Yan po. Bali, tinanggal ko na po itong sa ibabaw niya. Mamaya po, papakita ko sa kanyo, sa inyo kung paano ko natabasin to para malagyan natin ng panibagong switch. Manual na lang, hindi na electronics, hindi na remote, kasi yung may-ari ay binigay lang sa kanya to. Ang gusto niya ay magawa. Eh, ang problema, wala namang mag-build ng pyesa. Hire po ang tatak niya. Ay, hire, Midea pala, sorry. Midea AC120S. Yun po ang model niya. Mamaya ito, titingin natin. Kakatingin ko dito to. Alinyan natin ang manual switch. Tapos hihina natin yung mga wire niya para maganda yung pagkakaano. At i-identify natin. Turuan ko po kayo kung paano pag-identify ng motor. Paano kunin yung low, medium, high na yung kanyang linya. Ito mga katropa, ito na yung panmotor niya. Ngayon, nahanapin natin dito sa mga wire na to kung anong low, medium, high at yung common niya. Kailangan natin ilista yan para hindi tayo narilito. Bali, sulat natin itong mga color niya. Red tsaka orange. Okay, tropa, tropa, lalagyan po natin ang numero yan para hindi tayo malilito. Blue number 1, green number 2, red number 3, orange number 4. Ngayon kukunan po natin ng resistor yan, bawat isa. Kategorize natin na 1, 2, 1, 3 at yung 1, 4. Tignan natin yung resistance ng 1 muna. Ang 1 natin ay blue. Kaya connect natin yung isang rod sa blue. Sumunod ay red.
Gray. Gray color. Number 2 is gray. Ang reading natin ay 590. Sunod natin yung blue tsaka yung red. Sa mga katapa pa. Okay. Wala. Napalang tester natin nakalagay sa 2K. Ang setting ng tester natin 2K. Ito po ang reading niya. 336. At ang last niya sa ay ang orange. Ito ang resistant niya. 491. Ito na mga katropa yung resistance ng number 1. Makinig natin sa lahat ng color. Okay. Ngayon, ang susunod natin dyan ay yung number 2. Maglalagay tayo dito, number 2. 2, 3. 2, 4. Wala. Pwede natin ngayon yan. Magsisimula tayo sa 2, 3, 2, 4. Okay. Hali yung number 2 niya is gray. Kaya may tulip na tinta dito sa gray. Ang number 3 niya is ang number 3 niya is red. 2, 3 plus red. Ako mga katropa ang kanyang resistance 252. Ang gray tsaka orange naman 2-4. Susunod naman natin ay 3, 4. Okay. Bali yung 3-4 ay red tsaka orange. Pwede na nakikita nyo 153. Okay. Una ko natin mga katropa yan. Bali lahat yan, kukumpit nyo lang yan. Kaya yun na ito. 1,2,5,90, 3,36, 4,91. Tapos, ang total nito, dito mga katropa. Ito na mga tropa yung mga close up ko sa inyo. Ang total ng 121314 is 1,417. Ang 2324 is 940. Isasama nyo po kung ano yung may turon. 590, 252, tsaka 98. Kaya 940. Ngayon po sa 3 po, lahat ng meter dito, sasama nyo po yun. 336, 252, tsaka 153, 741. Sa 4 po, lahat ng may 4, pupunin nyo po yun. Ito yun, 491, tapos 98, tsaka 153,
742. So ang lumalabas po ngayon, ito po yung linya natin, ito po yung high, medium at low. Ngayon pwede na tayo mag-wiring at alam na natin kung ano yung linya. Ito yung speed nya, binabalpan ko. Kasi una chumpan, ito po yung timer nya. Una chum mga wire pulis sa motor. Yung sa louver niya para dun sa direksyon ng hangin, ito po yung console. Igas po yung sa control. And triple na po ang linya niya at saka linya ng pump. Ito sa pump, tanggalin na po natin dito kaya kailangan connector niya. Space dito.
ito. Mga katropa, hindi ko na tapos nung kanina dahil nalobat ako. Ito, nabuo ko na yung ano, yung air cooler. Ay, okay na siya. Testing na lang ngayon kung siya ay nagpa-function lahat. Kasi nga, kinabit ko lahat yun sa manual ng switch ng electric fan. Ngayon, makita natin yung ano. Ito mga katropa, tapos na siya. Kinabit ko na lahat eh. Assemble ko na kasi nalupit ako kanina mga yan. Dito na. Kinabit ko na siya. Ito na yung kinilabasan niya. Ayan. Ayan, testing natin. Naglagay na rin ako ng tubig. Dito, para matesting natin pati yung sa tubig niya. Ayan. Ngayon, kuhin natin yung plug. Ito na mga katropa, na yung ating project na natapos. Pagkita ko sa inyo yung number 1 muna. Yan siya katropa, kumaandar na siya. Mga katropa, ha? Medyo mahirap pag isang kamay. Ayun. Isa na, ilagay na siya. Ayan. Testing natin katropa kung maandar yung kanyang tubig. Wala pa mga katropa, hindi pa naandar tubig niya. Ngayon, i-open natin na itong sa switch niya. Gumagana na.
Kaya lang hindi pa siya umakot dito. Kali na walang tubig yung lobby. Kaya gumagana na yung pump niya. Baka hindi lang tumama din sa naram ni commander na yung kanyang pump eh. Baka baba na ito. Sandali mga katropa. Mga katropa rin nyo. Ang tubig niya. Nagaan na siya. Tingnan natin itong filter niya. Siya tumulo. Tapos check na natin dito sa pang filter niya. Nabusan siya ng tubig kanina kaya hirapan siyang makiyat. Pa na yung tingnan natin sa number 3. Lahat halos nang nilagay ko na ano ng electric pan ay nagagamit naman na ito, timer. Nakakonekta rin yan. Gusto nilang timer. Ito yung gamitin nila. Para kung saan siyang mamamatay pagdating doon sa dulo. Bali, yan yung ano, timer ng electric fan to, switch ng electric fan na inlay ko lang dito. Ngayon mga katropa, okay na siya. Ngayon, paano mga katropa, sa susunod na lang, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo para latest kayo, update kayo sa mga bago kong video. Ito na po siya, for delivery na. Maraming salamat po, mga katropa.